Hello, welcome back po sa aming channel, Jaycel and Pawpaw. Kumusta na po kayong lahat? Hello, kumusta, kumusta? Meron po kami isang kwento tungkol po sa bata na pinaalagaan. Since na 5 months pa yan siya nandun, pinaalagaan na yan siya kasi gusto ng parents niya na magtulong sa asawa niya na magtinda ng mga damit. So, from the start, dyan na yan iniwan. Kasi may tatlo yan silang anak. So, iniwan niya yung tatlo. Maliit pa yan yung tatlo yan. So, after that, ang sabi ng parents ng bata, bibigyan kita 10 ringgit a day. Magbantay lang sa anak niya, sa bunso. Dahil magtinda siya ng damit doon sa pwesto nila. So, okay naman yung nag-alaga. Okay, no problem. Bantayan ko yung alagaan ko yung anak mo. So, iniwan niya yung tatlo, mga ilang gabi yan iniwan doon sa kapitbahay. Tapos, gabi-gabi yan niya iniwan doon. Kasi pag umaga, nagtitrabaho din yung nag-aalaga ng bata, meron din trabaho, so gabi lang yan siya mag-aalaga ng bata. Wala namang problema kasi magkapit-bahay naman sila at malapit lang. So pag oras na, nagabi na, umating yan siya, kunin niya yung anak niya, yung tatlo, kunin niya yan. So isang araw, hindi na siya nagsama dun sa asawa niya, na pumunta doon sa magtinda, kaya yun ang dalawa kinuha niya. Tapos yung isa, yan, pinaalagaan niya sa nag-alaga kasi nagbabayad niya, diba? 10 ringgit a night. Okay lang. Siguro mga isang buwan yata yun. Parang naghingi ng sahod yun. Isang buwan, kaw dalawang buwan, ganun na nga. Pero hindi din yun nagtagal. Dahil ano na yun, kusa ng parang nag-alaga na yun. Parang inasikaso na niya parang sarili niya yung anak. So, napamahal na rin yung nag-alaga sa bata. Parang yun na yan. Okay na yan. So, ang hinahin na lang yan, pagdating ng gabi, dinadala yung bata doon sa parents niya. Doon, ibibigay para makasama naman yun sa parents niya na yung bata. So, isang araw, lumipat yung nag-alaga ng bata at malayo-layo ng kunti. So, ganun pa rin ang sit. Pag umaga, yung bata iiwan doon sa parents niya. Pag gabi, kukunin yan sa nag-alaga at doon sa nag-alaga yan nakatulog hanggang dumating ang araw. Parang napapagod na yata yan sa minsan hindi na hinahatid na kasi 10:30 kailangan pa pag umulan hindi yan ihatid. So okay na sana yun ang sitting ng ganyan, wala nang problema. Tapos isang araw lumipat din yung parents ng bata, mayroong problema doon sa tinitirahan nila, nagrenta din sila ng bahay. Naglipat din sila ng ibang kalina naman ang inipatan nila. So, gabi, hindi na yan madala doon sa kanila yung bata. Hindi na yan pwedeng ihati doon kasi malayo-layo na talaga at saka gabi na. So, at saka mahirap na yun. Madilim pa ang daanan. Kaya yun, may isang araw na nagka-problema yun sila. Yung parents niya may problema at malaki yun. Dahil walang dokumento yung asawa niya. Yun ang hirap, mahuli yun. So, from the start na nahuli, hindi na yan naghingi ng pambili ng milk yung nag-alaga. Bali, yung nag-alaga na lahat ang nagbili ng milk. So, parang nasikaso na talaga, inalagaan na talaga at napagmahal na parang sariling anak. So, siya na lahat yan nagbibili.
ng milk para sa bata ay nagkailangan. Yun lang naman. Pero ganyan pa rin ang sitting yung pag-araw yan. Pag nagtatrabaho yung nag-alaga ng bata, papunta pa rin yun sa parents niya. Yun yung bata, walang problema yan. Araw doon yan sa kanya. Kung namimiss man niya yung anak niya, nandoon yan sa kanya. At saka araw at gabi na sa nag-alaga, walang problema yun. Yung isa namang salita ng ganito, yung nasa likod ng yung kapatid ng parents niya, eh bakit yung bata hindi mo pa yan kinuha? Malaki na yan. Mayroon talagang ganyan sa mga taong ganyan. Hindi naman wala na sanang problema. Mayroon talagang ganyan na mga tao, bakit hindi pa kinuha yung bata, sabi niya. Gusto ko nang kunin yung bata, namimiss ko na rin yung bata, gusto ko nang makasama. Buong gabi pa nandyan sa amin, kaso mahirap din. Yun, mahirap daw, sabi niya, okay na lang. Yung nag-alaga, wala namang problema dahil inaalagaan yung anak niya. At saka yun, yung nakatinda siya ng, nakatulong pa siya sa asawa niya, nakapagtinda doon, kung saan sila magpunta. Yun, saan siya magpunta, puntan magtinda ng nila, yung mga paninda nila, wala problema yun. Okay lang. Kahit saan, kaso lang marami talagang salita sa likod, istorya, ganito, ganito, ganyan, walang mahirap din yun yung mag-alaga ng bata dahil wala din silang kapit na walang mahanahawakan na pinaalaga niya yung anak niya, ganun. So anytime makukuha niya yung anak niya, walang magawa. So, napagmahal na siguro yung ang nag-alaga sa bata, napagmahal na sa bata. So, mahirap na rin yun. Mahirap yung malayo sa kanya. Iyon. At saka yung dumating ang araw. Nagkasakit yung bata. Sabi niya, dito na muna yung bata dahil nagkasakit. Okay, walang problema. Pero ang problema, nagkasakit nga ang bata, parang wala namang energy. So, kinuha niya na sinag-alaga at inalagaan doon. Sawa ng Diyos, okay naman. Walang problema. Pero ganun pa rin ang sitting yan. Araw sa kanila, gabi sa nag-alaga.